si Paring Mike. Hindi ako umuwi. Alam mo, inumud-mud ko yung uso niya pag nakita ko yun eh. Tama na. Surprise! Marvy, my love. Sorry na. Alam ko namang mali sinabi ko eh. Tsaka, nabatukan na ako nitong si Camille, tsaka ng pare ko ipo. Hindi ko kayang matutulog tayo na magkaaway. Sorry na, loves. Please. Mawala na sa akin ang lahat. Walang ikaw. Oh, anong hinahalap mo siya? Akala ko ba yung mundod mo? Hindi ka naman. Sumukantahan kita. Sige, pare. Mike, ba dyan? Ay, to, to, to. Kukantahan ka na, oh. Ganun din agad? Ma'am, sandali lang po. Teka. Bakit parang nagmamatigas pa kayo? Nakikiusap mo kami na maayos, ah. Hindi ako nagmamatigas, Delgado. Pero sana alam nyo na meron tayong prosesong sinusundan. At alam mo yun, di ba? Tsaka, ma'am, wala naman kami kinalaman dun sa nakawan ng 10 sako ng semento, eh. Matignan mo na. Paano mong nalaman na 10 sako? Eh, wala naman akong pinagsabihan nun. Confidential report yun. Well, according kasi sa initial findings ko, may baraho ang puso niyo. Dok, anong gamot ang pwede kong inumin? Sa ngayon po, kailangan niyo muna mag-angiogram. Angiogram, ito po yung procedure na ginagawa natin para makita yung mga ugat na may para. Pagkain na po yung angioplasty, mas okay po para diretso nating tanggalin yung para sa ugat. Eh, magkano yun, Dok? Siguro mga 300,000. Pero depende po yun sa mga kailangan ninyo. Pag hindi po kayang i-angioplasty, bypass operation na ho. Nako. Narinig ko na ho yun, Dok. Mahal ho nun. Eh, ganun ho talaga, Mang Victor. Kaya kailangan nyo pong pag-isipan ng mabuti yan. O, ganito na lang ho. Next week, bumalik kayo dito para matignan ko ulit kayo. For now, ituloy nyo lang po yung pag-inom ng mga gamot. Alam nyo, mabuti pa. Ngayon na, kausapin na natin si Hepe. Baka bumaba pa yung sentensya nyo. Halika na. Ma'am, sandali lang po. Baka pwede naman po natin pag-usapan. Bibigyan na lang po namin kayo. Tingnan mo na. Ikaw talaga, Delgado. Susuhulan mo pa ako. Dinadagdagan mo pa yung kaso mo eh. Tutulungan na nga eh. Halina kayo. Kausapin na natin si Hepe. Ma'am. Anong nangyari? Pag-tripan mo yata si Mama nga. Wala akong nakakita. Alam na ba ni Victor? Kanina pa po siya tinatawagan ng mga pulis pero cannot be reached kaya sa akin na po tumawag. Sabi ko ni Kelvin na malengke. Lord, balato niyo na po sa akin to. Masyado po kayong bilib sa akin. Huwag naman po. Hindi ko na po ito kaya. Mamay, pakibulong naman sa Diyos, oh. Tama na.
nagpunta na kami, May. Salamat sa inyo, guys, ha. Sobrang laking tulong nito. Sana maging successful operation ng mami mo, Kuya Kelbs. Pagtulong-tulungan natin to, Uya. Kung gusto mo, kayo muna ni Jamie magbabantay para mapagpahingayan Tito Vic. And ako na lang din gagawa ng packed breakfast natin tomorrow. Sarap talaga ng may kapatid. Hindi ko kakayanin to nung wala kayo. Ooperahan na ba siya? Hintayin muna daw maging stable yung vital signs niya bago siya operahan. Siguro naman, sasagutin ng company niya yung hospital bills. Bibigay daw sila, pero hindi nila sasagutin lahat kasi wala naman daw kasing kinalaman sa trabaho niya yung nangyari. Pero gagawin ko ng paraan, kailangan mabuhin ang sama ko. So, mag-a-advance ka? Oo, tsaka baka mag-loan na rin. Pero sa tingin ko kasi hindi pa rin aabot eh. Tinanggap mo yung deal? Diyan na ba si Sir Martin? Oh. Isang donut and isang milkshake. Kay Sir Martin yan? Yeah. Ako na yan! Thanks, Rin. Hi, sir. Here's your order. Hi, Camille. Nabalitaan ko kay Dexter. Kamusta na mami mo? Sir, hindi pa po mabuti. Kailangan po niyang maoperahan, kaya medyo malaking gastos. Kaya, actually, sir, kumuha ako ng isa pang trabaho. Oh, anong klase trabaho? Sir, tatapatin na kita, ha? Kailangan ko po ng tulong mo. I need your help. Ano po ba? Yeah, sure. Pinag-aralan ko po na maigi yung project. Malaking serbisyo po ito sa mga tao. It's a forever kind of connection. Free Wi-Fi nationwide. Paano po namin gagawin? By establishing drones in key cities nationwide to provide free Wi-Fi access. No more lagging, no more buffering. 150 Mbps upload and download speed kahit nasaan ka man sa buong Pilipinas. Really, ha? Ganda. Pero ano kailangan niyo sa department ko? Sir, of course, we want to invite you, sir, to become an investor. And of course, sir, kailangan din po namin sana yung suporta from the Philippine government. Okay. Camille, I want to talk to your bosses. Actually, sir, andito po sila. Pero, sir, sana po kayong magagalit, ha? Mr. Mercado. What is this? Camille, is this a joke? Hindi po, sir. Sir, maganda naman po talaga yung project. Hindi po kayo mapapahiya. Sir, please give it a chance. At si Andrei po is willing to apologize, sir. Yes, Mr. Mercado. I apologize, sir. Okay. Apology accepted. Sige, ganito na lang. Prepare the budget. Mas detalyado, mas maganda. Kailangan ko i-present sa board dahil part sila na mag-approve ng project. Okay? Wait. 3 days. Of course. And don't worry, sir. Sigurado maganda yung presentation dahil ako mismo ang magpre-present sa'yo. No. I want Camille to make the presentation. That's the deal. Yes, sir! Deal! Okay. Thank you, sir! Thank you! Maraming salamat po talaga. Okay. Thank you, sir. Excuse me. Dumiretso ka sa office pagkatapos marami tayong tatrabahuin, okay?
There's nothing wrong giving your heart and soul, as long as you let others take care of your own blood, sweat and tears. You never fail no one, so keep your head high and love what you got, 'cause people love to talk and strangers love to say what they think they know, like your life's on display. So you just tough it out and fight through the day, 'cause storms don't last, days come fast, dreams go away, go get it. Gwapo pala ni Sir pagtulog. Parang anghel. Sana palagi na lang tulog. Kinis ni Sir. Lutong-luto ng aircon. Okay. Ginagawa mo. Hey, good morning, sir. Sir, dinala lang kita ng breakfast. Niluto ko yan sa pantry, sir. Kain na po kayo. Ba't ka pa nagluto? Eh, pwede naman tayo mag-order ng pagkain. Sir, natuwa kasi ako kasi kinumutan mo ako kagabi. Hindi ako yun. Baka si Cedric yun. Pwede na. Sama na. Ikaw ba si Andrei? Opo. Sino po kayo? Ako ang papa mo. Sumama ka sa akin. Hindi po. Sabi sa akin ni Mami, susundin niya daw po ako dito eh. Antayin ko lang daw po si Mami. Andrei, sumama ka sa akin. Ayoko po. Andrei, hindi na babalik ang mama mo. Sir, may nagpapabigay sa'yo. Salamat po. Mami? Mami? Andrei! Saan ka pupunta? Ano to? Saan mo nakuha to? Di ba sinabi ko sa'yo ayoko ng distractions? Tapo mo to. Alam mo, ikaw talaga, Andrei. Tingnan mo, basang-basa ka kahit kailan talaga sakit ka ng ulo, no? Come on! Get up! Get up! Ano yung itsura mo? Thank you.
Presentation kami mamaya. Bakit hawak mo yung Game Boy na yan? Ay, alam niyo po ba kung sinong nagbigay nito kay Mamay? Hindi, binibenta niyo yan noon. Oo, ang dami nga bumili niyan eh. Kumuha yung Mamay mo para meron siyang pang-aliw habang nagki-chemotherapy, tsaka pag nagbabantay din ng tindahan. Di ba ako din kumuha din noon? Oo, di ba? Bakit mo ba natanong? Wala, coincidence lang siguro, pero yung boss ko kasi, dalawa na yung gamit niya, nakapareho ng gamit ko. Gamit ni Mamay, itong Game Boy na ganitong model, tapos itong bracelet ko. Tapos tinatanong ko siya kung sinong nagbigay sa kanya, ayaw naman yung pag-usapan. Kasi yung Game Boy na yan, uso kasi yan noon eh. Malay mo eh, nagustuhan din niya ng di ba, hinahiligan din niya ni Cedric. Ay, hindi po si Cedric. Yung isa kong boss, yung may-ari mismo ng kumpanya. Andrei Legaspi. May alam po kayo sa kanya? Wala! Wala! Wala? Mars, sabihin na natin ang totoo kay Kamkam. Ay, hindi pwede yun, ha? Hintayin muna natin magising si LV. Pag-usapan natin ito, hindi tayo pwede magpadalos-dalos. Ang problema, kapag naunahan tayong malaman ni Kamkam, magagalit sa atin yun. Kung hindi tayo magsasalita, wala silang malalaman. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Congratulations, Camille. Hindi mo ako pinahiya. Ay, thank you, sir. Sabi ko naman sa'yo, sir, kakampi mo ako. By the way, sir, what do you think our next step should be po? I-prepare nyo na yung document on paper para mapapirmahan. Sir, if it's okay, okay lang po ba isama na namin yung budget? Kailangan ko na kasi mag-present rin sa board meeting namin mamaya. Sure. Thank you. Siguro matutuwa din yung Link Telecom, no? Kasi malaking tulong din to sa kumpanya nila. Kasi... Link Telecom? Yes, sir. Mother company ng... Wala kayong nabanggit na Link Telecom. So ano ibig sabihin ito? Magiging exclusive ito sa subscribers ninyo. Sa presentation nyo kasi, makikinabang ang lahat ng Pilipino sa project na to. Now, you want us to invest 50% to benefit the very limited few. Sir, if we can sit down and discuss it, I'm sure I can find an explanation for it. No. Mapapahiya ako sa mga executives ko. Ipapresent ko pa rin, pero sigurado ako hindi ito ma-approve. Sir, please. Sir, just give me 2 minutes. Sorry, Camille. Sir. Andrei! Andrei, sandali, pwede ba tayo mag-usap? Ano pang pag-uusapan? Tapos na. Sinira mong lahat. At paano pa nalaman yung sa Link Telecom? Wala namang pinabasang ganun sa'yo. Siyempre, gumawa din ako ng sarili kong research. Hindi naman ako robot. Bakit nyo ba kasi tinago yung Link Telecom? May plano talaga kayong lokohin sila? Ay, akala ko meron tayong plano na isama talaga yung ibang mobile network. Strategy yung tawag doon. Di ba? Pagpasok na sila sa deal, gagawa natin ng paraan yung iba. What's important is nakapirma sila. Sana pala sinama natin sa project na may plans for expansion. You know, wala nang sana because it's over. Andre, Cedric, nasan ka? Pupunta ako sa office ngayon. Kakausapin ko si Dad. Ha? Wala ka naman sinasabi ah. Hindi na dapat ako babalik dyan. Ngayon, alam mo na. So, I'll see you there, okay? Okay.
gun, no hope? Yan na nga ba sinasabi ko eh. Puro ka yabang. Puro ka hangin. Alam mo kang ihaharap ko sa board ngayon? They had high expectations. Ang dami na cancel na project para lang ma-raise yung 400 million mo. Tapos wala. May mga ng proposal si Xavier. Have him present later. Okay, sige. Ayusin ko. Ngayon ko wala ko nang sasabihin pa. Kilala my face. Sir Martin. Gusto ko po sanang humingi ng second chance, sir. May naisip po ako. Yung project, hindi po siya magiging exclusively para lang sa Link Telecom subscribers. Under Link Telecom po siya, pero open to all mobile network operators, sir. Sorry, Camille. Ha? Ginagamit lang nila yung ahensya ko. Ginagamit ka lang nila. Eh, di po, sir. Sir, naniniwala po talaga ako sa project na to. Madami po itong matutulungan. Yung mga ospital sa malalayong lugar, makakapagkonsulta na sila sa mga magagaling na doktor, sa mga spesyalista through teleconference. Tapos yung mga estudyante po na nag-aaral din sa malayo, pwedeng mag-online class at madami pang iba, sir. Matanong lang kita. Bakit parang sobrang tiwala mo dyan kay Andrei? Pinagalitan ka ba niya? Inutusan ka ba niya na puntahan ako dito? Hindi po, sir. Tapos na po kontrata ako sa kanila. Sir, galing po kasi ako sa ospital. Meron po akong nakitang isang pasyenteng may cancer. Biyumahe pa po ng 3 oras para lang makapagkonsulta sa ospital. Eh, naalala ko po yung nanay ko, sir. Nabuhay po kasi kami sa tulong. Tulong ng iba. Mga taong hindi naman namin kadugo. Eh kung wala sila, sir, wala din po ako dito ngayon. Kaya bilin po sa akin ng nanay ko, kung meron daw pong pagkakataong makatulong, dapat po talaga nagawin ko yon. Dahil hindi ko masasabi kung meron akong mabibigyan ng isang taong panibagong pag-asa para mabuhay ulit. Sige! Itapon niyo ako ulit! Magsisisi na ng lahat! Akakalay ako! Because I know my worth! I know my worth! No one can bring me down! Magaling ako, diba? Ko ganito, sa mundong palaging naghahanap ng perfecto, ako'y di kong meron akong silbi. Kaya, hindi ako basura. Kaya bigla dumating mundo ay nagbago. Ang lahat ng bigat na dinala ay naglaho. Napapangiti na lang sa tingin na hindi ako basura. Mali sila. Ipapakita ko sa lahat nila. Mali sila. Ipapabuka ako sa lahat nila na hindi ako basura. Kasama, pinapatawad at tanggap kung bakit ako'y minamahal mo ng tunay. Pinipili